sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ko guys. Let's go! Ito ang balita ngayon. Viral at trending ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang. Good news! President Bongbong Marcos may planong magpatayo ng isang malaking mall upang matulungan ang mga maliliit na negosyante. At alam nyo rin ba, sa panahon din ng kanyang ama, ay nakapagpatayo na ito ng isang malaking mall na nakatulong noon sa maraming Pilipino. Pero bago natin simulan ang balitang ito. Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Pinas News Insider, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Please huwag kalimutang i-like ang video at subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated pa kayo lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan. Isang napakagandang balita na naman ang ating pag-uusapan ngayon. Dahil ang ating Pangulo na si President Bongbong Marcos ay nagpaplanong magpatayo ng isang malaking mall at ang magiging owner nito ay ang ating gobyerno. Ito ang mall na kagaya ng isang market at ang kukunin niyang mga tao dito ay ang nagnanais na magsimula ng kanilang mga negosyo o ang mga Pilipinong nag-uumpisa pa lamang sa pagninegosyo. Kung sakaling magtatagumpay at lumago ang mga negosyong ito, at kung sakaling tumaas ang kanilang kinikita, ay lilipat na sila sa private malls o establishment. Ang pwestong nababakantehan naman dito ay ipaparenta ulit sa mga Pilipinong nag-uumpisa pa lamang magpatayo ng kanilang sariling business. Upang matulungan din naman sila na mapalago ang kanilang mga negosyo na ipapatayo. Ito ang magandang proseso na naisip at pinaplano ng ating butihing Pangulong Bongbong Marcos. Ang planong magpatayo ng mall na ito ay dito mag-uumpisa ang lahat ng Pilipinong nangangarap at nagbabalak magnegosyo. Kahit hindi man pumatok ang pinatayo nilang business sa mall, ay wala rin silang alalahanin dahil hindi sila ganong malulugi. Dahil ang pwestong uupahan nila ay gobyerno natin ang may hawak at nagmamay-ari. Alam nyo ba na ang konseptong ito ay pagpapatayo ng mga mall ng gobyerno ay nagawa na rin ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Isang halimbawa dito ay ang FTI o Food Terminal Incorporation at gobyerno rin naman ang nagmamay-ari nito noon. Ang Food Terminal Incorporation ay bagsakan ng iba't ibang mga produkto ng mga magsasaka noon. Karamihan din sa mga produktong dinadala ng mga magsasaka ay binibili noon ng ating gobyerno at inibenta naman nila sa mas mura at tamang presyo lamang. Ang Kadiwa Truck ang transportasyong ginagamit sa pagdala ng iba't ibang murang produkto na nanggagaling sa FTI at ibinibenta nila ito sa mga nais bumili ng murang produkto. Ito ay sa panahon noon ng dating Pangulong Marcos Sr. Kaya naman ito rin ang plano ng ating Pangulo ngayon ukol sa pagpapatayo ng mall para sa mga nais magumpisa at magpatayo ng kanilang negosyo. Kahit sino man ay magagalak sa ideya na ito ng ating Pangulo, bukod pa dyan ay ang posibleng malamodernong arkitektural ang magiging itsura ng mall na ito. Ito talaga ay napakagandang good news sa lahat ng mga Pilipinong nais umunlad ang kanilang mga negosyo. Napakagandang ideya talaga nito dahil maraming Pilipino ang matutulungan sa planong ito bukod kasi sa madaming magkakaroon ng trabaho at sariling negosyo ay magkakaroon na rin tayo ng isang pamilihan na mura at di kalidad na produkto. Likas talaga ang pagiging matulungin ng pamilyang Marcos at talagang ganoon na lamang ang kanilang pagmamahal
at pagmamalasakit sa mga Pilipinong nasa laylayan, lalong-lalo na sa ating mga magsasaka. Nang lumabas nga ang balitang ito, ay hindi naman mapigilan ang marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaingat komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, tama yan, matagal na yan sa panahon pa ni FEM. Kaya nga siya gusto mapatalsik ng mga oligarko kasi hindi sila makagalaw kung gusto nila ipataas ang presyo dahil mababa ang presyo ng galing sa Kadiwa noon. At yung FTI, kapag doon ka bumibili, talagang napakamura. Talagang doon, kaya gusto talaga ng mga oligarko noon na mawala si FEM. Kaya nga tuwang-tuwa ang mga oligarko nang mawala si Apulakay. Dahil nagpakasasa talaga ang mga oligarko. Sana nga may patupad na rin ang Marcos Foundation para sa lahat ng lahing maharlikang Pilipino at para wala nang mahihirap pa. Wow! Mabuhay ang Pilipinas! Iba talaga ang mga Marcos, kapakanan ng mga Pilipino ang iniisip. Mabuhay ka, President Bongbong Marcos! World Class Malls, for our farmers and sari-sari store owners all over the country, to be established in every province might be possible under the PBBM admin. To God be the glory. Tama yung sinasabi ni Gov Gwen. Totoo nga. It was history making and you were part of that history. And for that, I will always be grateful for the rest of my life. Kaya naman, linuklok ninyo ako sa napakataas na posisyon. Kaya ginagawa naman natin lahat ay para naman tayo ay maging mas maginhawa ng konti ang mga buhay. Dahil alam naman natin, dumadaan pa rin tayo sa krisis, nagtataasan ang presyo ng lahat ng bilihin. Kaya naman ay binalikan namin ang dating project na Kadiwa. At sinimula namin dito, ang nagsimula nito ay yung Kadiwa ng Pasko. Gumawa kami ng Kadiwa para nung Christmas season. Yun lamang, napunan namin, ay napaka-popular at gustong-gusto ng tao dahil nga naman may bilihin na mas mura kaysa sa makukuha sa labas. Ang sistema namin ginawa rito kung paano namin nagawa na mas mura ay dahil diretso galing na ito sa farmers. Halimbawa, yung mga agricultural produce, sila diretso na silang pumupunta rito kung silang kailangan nilang magdala ng kanilang mga ipagbibili. Ay tutulungan namin at hindi na kailangan magbayad ang ating mga farm. Kaya nakakamura tayo. Kaya nung habang tumagal ang panahon, tapos na yung Pasko, sabi ko dapat naman siguro ipatuloy na natin. Kaya naging Kadiwa ng Pangulo na ngayon ay sinimulan natin dito sa Cebu. Bukod sa pag-market ng mga agricultural product, ng bigas, ng asukal, ng mga gulay, ay ito rin ay binibigyan natin ng pagkakataon. Alala ninyo, kampanya, sinisigaw namin, kailangan natin tulungan ang mga MSMEs, yung ating micro, small, and medium scale enterprises, ang MSMEs. Kayo doon. Kaya binigyan natin ng pagkakataon ng ating MSMEs na meron ngayong merkado, meron ngayong palengke para sa kanilang mga produkto. At nakikita ko naman, maganda talaga ang mga ginagawa at marurunong naman talaga ang mga Pinoy na gumawa. Yun na nga, merong value added doon. Hindi lamang yung produkto lamang, kung hindi ginagawa ng content processing, ginagawa ng content packaging para maganda namang tignan, madaling maibenta. Kaya naman, nakikita ninyo, napakaganda. At meron tayong hindi lamang para sa agricultural products, kundi pati para sa mga produkto ng ating mga MSMEs. At I was very impressed nung nakita ko nung dinaanan ko, yung ating mga MSMEs, yung ating mga nagtitinda rito ngayon. At napakaganda nga ng produkto nila. Ayaw ko lang nasira yung diet ko dun sa binibigyan ako ng danggit, binibigyan ako ng chicharon. Ang problema nito, kakainin ko lahat mamaya. Pero isasabay ko sa lechon na siguradong may handa mamaya. Ngunit ito po ay ipapagpatuloy, hindi lamang po sa Cebu ito. Sa buong Pilipinas natin ginagawa. Nakailan na tayo? How many areas have we already? Mas marami, labis na sa 500 ang Kadiwa na aming ginagawa sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. At ito naman ay para makapagbigay tayo ng pagkakataon na para sa ating mga consumer na makakita naman na affordable, yung medyo kaya ang presyo, ang presyuhan.
Andito rin po ang ating Secretary of ng DOLE, ng Department of Labor and Employment. Nandito po siya dahil gagawa pa kami ng kadiwa para sa manggagawa. Dahil talagang nakatutok para sa ating mga manggagawa, para sila din ay magkaroon ng pagkakataon. Kaya yan ang binubuo natin. Kaya ito ay malaking pagsasama ito. Kasama ito si nandito si Secretary Fred Pascual ng DTI. Sila talaga ay aming kapartner dito. Siyempre, Department of Agriculture ay nandito rin at kasama din dito sa ating programa na ito. At patuloy po aming gagawin ito. Patuloy namin gagawin, padadamihin natin, palalakihin natin, at pararamihin natin, mas importante, ay paramihin lalo na sa mga lugar na talagang hirap ang tao at hindi pa kaya ang mga presyuhan kung nasa palengke. Kaya ito na ang aming sagot doon sa nagiging krisis dito sa ating pagkain, sa ating pagtaas ng presyo. Ay ipagpatuloy po natin ito at para naman ang ating mga kababayan ay hindi na masyadong naghihirap at dahan-dahan. Mararamdaman tayo. Yung sinisigaw natin na sama-sama tayong babangon muli, kasama ito doon sa ating pagbangon. Maraming salamat sa inyo lahat. Magandang umaga sa inyo lahat. And thank you to you all. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundal ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.